Kumakalat ngayon sa internet ang CCTV video ng pag-aharap ng mga security guard ng Dasmariñas Village at kampo ni Makati City Mayor Junjun Binay. Ito'y bunsod ng hindi umano pagpayag ng mga guard na palabasin ang convoy ng alkalde dahil lumampas na ang takdang oras na pwedeng dumaan sa isang gate ng subdivision. May news to go si Cara David. CCTV video ito na ibinigay sa Inquirer.net na kumakalat na rin ngayon sa YouTube. Kita ang pagpigil daw ng Dasmariñas Village Security sa convoy ni Makati Mayor Junjun Binay na lumabas sa Banyan Gate ng village bandang alas 11 ng gabi noong November 30. Hanggang alas 10 ng gabi lang kasi bukas ang naturang gate. Kitang-kita sa simula ang paglapit ng security personnel ni Binay sa mga gwardiya. Yan ay para raw sabihing si Mayor Binay ang kanilang kasama ayon sa security agency sa Dasmariñas Village. We also avoid mga name droppers, di ba? So, pwede ba namin malaman? So, nagkaroon ng konting Q&A. Ang nakaka-frustrate lang, hindi kilala nung security guard si Mayor. Maya-maya, lumabas at kinausap ang mga gwardiya ng isang lalaki na sinasabing si Mayor Binay. Nagtuturo ito, nagpalakad-lakad at may kausap sa telepono. Sa isang punto, makikita ang isang kasama ni Mayor Binay na tumakbo sa isa sa mga sasakyan. Maaaninag din ang baril ng lalaki na tila ikinasa sa likod ng unahang sasakyan. Nagtawag ito ng isa pang kasama para hawakan ng payong pero ibinigay din sa kanya ng kasamahan ng isang mahabang baril. Sa likod ni Mayor Binay, may inayos ang lalaki na may hawak na mahabang baril. Saka naglakad palapit sa mga security guard. Habang kinakausap naman ang mga guard, tumabi ang lalaking ito at tila naglagay ng magazine sa kanyang bit-bit na baril. Maya-maya pa dumating ang ilan pang gwardiyang nakamotorsiklo. Pero hindi sila pinayagang makalapit at pinigil na lang sa isang tabi ng mga tauhan ni Binay. Ilang saglit pa, isang babae naman ang bumaba mula sa ika-apat na sasakyan ng convoy. Ilang minuto pa, dumating na ang Makati Police, may bit-bit na mahahabang armas. Matapos lapitan ng mga guard, inangat ng isa sa mga pulis ang steel barrier o bakal na harang sa gate. At maya-maya pa, nilapitan at isinama na ng mga pulis ang mga gwardiyang nasa guardhouse. Si Mayor Binay naman nilapitan ng mga guard at pinatayo sa isang tabi ng gate. Matapos nito, sumakay na siya sa sasakyan at umalis na ang convoy. Sabi ni Makati Chief of Police Manuel Lucban, hindi inaresto kundi inimbitahan lang sa presinto mga security guard para sa isang custodial questioning. Pinangaralan at pinagsabihan din sila dahil hindi sila sumunod sa protocol at hindi nila nakilala ang alkalde. Kinumpis ka rin ang kanilang mga hawak na baril. The firearms na dala nila ay tinake custody ko for verification sa krami. Ayun kasi ang procedure natin. And right then and there, makuha natin sila, ma-turn over natin sa mga supervisor, na sila, kasamang umuwi na nung kanilang... Ang mga naunang ulat kaugnay ng insidente, tinawag na mali at malisyoso ng kampo ni Mayor Binay. Kabilang daw ang pagsabi ng alkalde sa mga gwardiya ng mga katagang kilala mo ba ako? Nagpakilala lang daw si Mayor Binay at nakiusap na paraanin sila. Totoo raw na tumawag si Mayor Binay sa pulis para pababain ang tensyon dahil pinalilibutan na raw ang convoy ng mga armadong gwardiya. Pero sa video, makikitang nasa guardhouse lamang ang mga gwardiya noon. Wala rin daw inaresto at walang ganitong utos ang alkalde. Ang mga gwardiya, voluntaryo raw na sumama sa mga pulis. Wala rin daw nakitang mali sa aksyon ng alkalde ang kanyang amang si Vice President Jejo Marbinay. From what I had gathered, distorted naman yata ito sa totoong nangyari. No? Tsaka ako eh, wala na, nagkapaliwanag eh. Nagkamaliwanag na yung paliwanag ng bawat isa. Kinumpirma rin ng ikalawang pangulo na kasama ng convoy ang anak na si Senadora Nancy Binay. Ayon sa Senadora, tila may mga naninira raw sa kanilang pamilya. Inamin naman ng Dasmariñas Village Security na hindi nila naipatupad ang Standard Operating Procedure o SOP na pwedeng padaanin sa gate ang presidente, vice-presidente at mayor ng lungsod. The reason why we apologize is that we have a standard operational procedure. For three government officials, we extend courtesy for security reason. Cara David, GMA News.